Hey, what's up mga bro? So sa napaka-importanteng panalo ng Los Angeles Lakers kanina kontra New York Knicks, ano na nga ba ang pwedeng maging senaryo sa kanila? Stay pa din ba sila sa 7th spot o may pag-aasa pang makaiwas sa play-in tournament? Tara't alamin nga natin yan ngayon mga bro. Well, unahin nating silipin yung mga natitirang games para sa Lakers. Sa ngayon may 3 laro na lang silang natitira. Yun ay kontra sa Houston Rockets, Indiana Pacers at New Orleans Pelicans. 3 teams na pwedeng masabing mas madali kumpara sa huli nilang 2 laban, which is kontra Phoenix Suns at New York Knicks. Sunod naman nating tignan yung huling 3 laro para sa Portland. Nandyan pa ang Utah Jazz, Phoenix Suns at ang Denver Nuggets. 3 teams naman na hindi madaling laban para sa Portland. At ang huli ay ang Dallas Mavericks, kung saan makakaharap naman nila itong Pelicans, Raptors at Minnesota. 2 teams dyan eliminated na sa play-in tournament mga bro. Pero bakit sila lang yung teams na nasa topic natin ngayon? Well, kung titignan kasi ang standings, hindi pa tapos ang gerahan nila sa pwesto mga bro. Matapos matalo kanina ang Dallas, nagkustuluyan ang pagkatabla nila sa Portland na may 40 wins at 29 losses. 2 games behind lang yan sa Lakers na may 39 wins at 30 losses. So ano nga ba dapat gawin ng Lakers para makaiwas sa play-in tournament? Well, ang pinakamagandang senaryo na nakikita ko, syempre kailangan nilang ma-sweep etong natitira nilang 3 games. Kapag nagawa nila yan, magbibigay sa kanila yan ng 42 wins at 30 losses. Pero paano kapag natalo naman sila ng isang game? Well, napaka-crucial nun mga bro dahil makadalawang panalo lang ang Portland at Dallas, matik wala nang pag-asang umakyat sa standings etong Lakers. Pag 2 beses naman silang natalo, mas lalong GG para sa Lakers. At kapag 3, GG talaga. So bale, best scenario, makuha ng Lakers yung huling 3 panalo at matalo naman ng 2 beses, it's either ang Portland or ang Dallas. Dahil if ever kasing matalo ng 2 games etong Portland at Dallas, magbibigay sa kanila yan ng 0.569 sa percentage. Habang ang Lakers naman kapag na-sweep nila yung huling 3 laro nila, magbibigay naman sa kanila yan ng 0.583, which is mas mataas kumpara sa Dallas at Portland. Isa pang magandang mangyayari sa Lakers kapag 2 beses natalo ang Portland at Dallas, may pag-asa pa silang maupo sa 5th spot mga bro. Ang nakikita kong posibleng matalo ng 2 sunod ay itong Portland. Dahil kumpara sa Dallas, mas mahirap yung huling laro nila. Meron pa silang Jazz, Suns at Denver. Yung Dallas kasi Pelicans, Raptors at Minnesota na lang yung kakalabanin. 2 pa dun, eliminated na sa play-in tournament. Pero malay natin, di ba? Natalo nga sila kanina ng Memphis eh. So ang conclusion mga bro, kailangan ma-sweep ng Lakers itong huling 3 laro nila tapos matalo naman ng 2 beses kahit sino sa Portland at Dallas. Pero kapag 2 silang natalo ng 2 beses, 5th spot para sa Lakers. Ang kailangan lang iwasan ng Lakers, matalo ng isa or worse, matalo ng 2 or worse, 3 beses. Dahil nasa likod lang nila etong nagiinit na Golden State Warriors. So yan lang para sa video update natin sa magiging senaryo ng Lakers sa huli nilang 3 laban. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro!